Walang Igan yung kanyang dalawang kidney at cornea. Base naman Igan sa paunang investigasyon, itong 13-anyos raw na teenager ang hinihinalang may dala noong kalibre 22 na baril. Ayon din sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, siya rin daw yung unang bumaril at nakapatay. Doon sa 16-anyos na binatil yung dati umano niyang karelasyon bago siya nagbaril sa kanyang sarili. Base yan sa suicide note na nakita sa kanyang mga gamit. Mahigpit naman ang paniniwala ng ama ng binatilyo sa mga naunang panayam sa kanya ng GMA News na hindi ang kanyang anak ang namaril. Naniniwala rin siyang biktima ang kanyang anak ng pagsasamantala ng kaibigan at dati nitong karelasyon. Wala rin daw pag-aaring baril ang kanilang pamilya. Naalam pa ng mga pulis kung saan galing yung armas na dala ng bata. Samantala, Igan, natuntun na rin daw ng pulisya yung hinihinalang third party sa love triangle na siya umanong pinag-ugatan ng sigalot ng mga teenager. Nangako raw itong pupunta sa San Fernando, Pampanga Police, pero hindi pa rin daw ito lumilitaw roon. Sa mga oras na ito, Igan, sinusubukan pa natin makapanayam muli yung mga magulang noong 13-anyos na binatilyo nga yan na nasangkot dyan sa shooting incident sa isang mall sa Pampanga. Pero sa mga oras na ito, nakiusap muna sila na makapagpahinga at mamaya-maya na lang daw magpapaunlak muli ng interview. Igan? Maraming salamat, Tricia Zafra, nag-ulat po live mula sa Bataan. Isang granada ang nakita sa loob ng bag na iniwan sa baggage counter ng isang mall sa Davao City. Inaresto naman ng mga pulis ang sundalong may-ari ng bag. Narito ang report. Nabulabog ang mga mamimili ng NCCC Mall sa Davao City nang madiskubring may granada sa loob ng isang bag na iniwan sa baggage counter nito. Nang mahulog daw kasi ang bag, may narinig na tunog bakal ang mga nakabantay sa baggage counter na nasa labas ng mall. At nang buksan nga ng mga otoridad ang bag, nakita sa loob ang certificate para sa granada na nakapangalan sa isang Staff Sergeant Lunilio Avanzado. Pero ang bag, pagmamayari ni Private First Class Monilar Fornis ng 67th Infantry Battalion sa Baganga, Davao Oriental. Agad ding inaresto ng Santa Ana Police si Fornis na tumaging humarap sa kamera. Pero paliwanag ni Fornis, papunta raw siya sa kanyang duty at dumaan lang daw si NCCC Mall para mamili. Delikado mo kinakonser ang dalan ba? Tapos gaso, signay mga abduction. Wala ko'y pusil. Wala ko'y dala. Sa kabila ng paliwanag ng Fornis, paglabag pa rin daw ang pag-iiwan niya ng bag na may lamang granada, lalo na sa isang pampublikong lugar. Kaya naman kakasuhan pa rin siya ng pulisya. Amo ni ipile ang kaso sa Agin sa Yaki. Nakakuspog alarm dito kanina kay mga tao nagkuhan. Bawal ginunta magdala-dala granada kay labi na doon sa siyudad kay delikado magod. Binay na ito, gibili na nimo sa baggage, basig umututo ba nga na ay makagunit. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting. Nauwi naman sa karahasan ang ikalawang araw ng demolisyon sa Reparo Road, Caloocan City. Narito ang report ni Dante Perelio. Hinimatay si Josephine Pasis nang tanggihan ng mga otoridad ang pakiusap niyang huwag nang ituloy ang demolisyon. Merong notice of demolition, pero ang nakasado, mga 18 lang na entrepreneurs, yun lang ang i-demolish. Pero bakit ngayon ang nangyayari, lahat na, wina-wash out na lang yung buong kapalig, yung buong area. Mataas ang emosyon ng mga taga roon. Kaya nang umabante ang SWAT at Civil Disturbance Unit ng Caloocan Police para buwagin ang barikada ng mga residente, nagkagirean at nagkatulakan. Maya-maya, nagliparan na ang mga bato at bote na galing umano sa mga residente. Nabulabog pati ang katabing lamay ng gawing panangga ng demolition team ang mga lamesa at upuan doon. Dahil sa gulo, napilitang magpakawala ng sunod-sunod na warning shot ang mga pulis. At nang makalapit sa entrada ng compound ng demolition team, pinagbabaklas na ang mga harang. Tuluyan ang nakapasok ang mga pulis. Sinimulang gibain ang mga bahay. Wala nang nagawa ang mga residente kundi umiyak. Sa pakiusap po! Bago ang demolisyon,
napilitang suspindihin ang klase sa Baysa High School. Hinarangan kasi ng mga residente ang entrada ng eskwelahan. Sa katabing Baysa Elementary School, tuloy ang klase, pero halos 10% lang daw ang pumasok. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Umano'y sobra-sobrang gasto sa mga foreign trip ni dating Pangulong Gloria Arroyo, bubusisiin ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan ay matapos lumabas sa ulat ng Office of the Executive Secretary na lumagpas sa budget ang gasto sa mga biyahe ng dating Pangulo. Narito ang report ni Lia Manyalak. Ang 1,000,000 pisong dinner ni dating Pangulong Gloria Arroyo at ng 28 kongresista sa Magarbong Le Cirque Restaurant sa New York, ang salo-salo sa mamahaling Bollée French Restaurant sa New York pa rin at sa Bobby Vance Steakhouse sa Washington, D.C. Ilan lang ito sa mga nabatikos na mamahaling hapunang pinagsaluhan ng dating presidente at ng kanyang mga kaalyado sa kanila mga biyahe abroad kahit pa inakong libre raw ng ilang kongresista ang mga ito. Ngayon hindi lang ito kundi ang lahat ng mga nagastos sa mga biyahe sa labas ng bansa ng dating Pangulo ang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay raw kasi sa ulat ng komite ng Office of the Executive Secretary ng Palasyo, sobra raw ang gastos sa mga biyahe ni Arroyo base sa 2009 report ng Commission on Audit. Para lang sa foreign trips, mahigit 800 milyong piso ang nagastos ng Administrasyong Arroyo. At dahil hanggang 244 million pesos lang ang budget para sa mga biyahe ng Pangulo sa loob at labas ng bansa, lumalabas na halos 700 milyong piso daw ang sobrang nagastos. This is the kind of disregard for fiscal authorizations that we saw in the past. Sa gastos na ito, 594 million pesos daw ang kinash advance pero hanggang ngayon, unliquidated pa o hindi pa ipinapaliwanag kung paano nagastos ayon sa 2009 report ng COA. Para naman sa huling mga buwan ni Arroyo sa pwesto nitong 2010 na sinimula ng i-audit ng Administrasyong Aquino, lumabas na 367 million pesos pa ang unliquidated cash advance. Problema lang ay kung sino-sino ang ginastusan sa mga biyahe. There was no record at all who were part of the delegation of the former president whenever she traveled abroad. Pero sir, parang kapalit naman doon ng mga gastos ng biyahe. Is kapalit na ng mga billion-billion na investments. Whatever it is, that is not an excuse or a justification for violating the law. Bukod sa hindi maipaliwanag na gastos sa mga biyahe, sinabi rin ng COA na hindi nito matiyak kung legal ang naibayad na 48 million pesos na consultancy fee ng nakaraang administrasyon noong taong 2009. Hindi pa raw makakomento sa issue ang tagapagsalita ni ngayon Congresswoman Arroyo na si Attorney Raul Lambino hanggat hindi nakakausap ang dating Pangulo. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Dump truck na may sakay na mga Boy Scouts umalpok sa busa sa Buanga, Sibugay, 4 ang patay. Matapos magkampiyon sa UAAP Cheer Dance Competition, UP Pep Squad lalahok sa international competition sa Hong Kong. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. September 26 mo for your family kasi it's National Family Day. Kain ng pamilya, mahalaga. Dalawang truck nagsalpak.